Siguro, isang tanong na lang kay Cassandra. Cassandra, I'll be asking this on behalf of my former director in the movie industry, si Direk Eric Mati. He was asking me kasi, Cassie, saan ka nagpasalon? Ba't ka pa kulay ng buhok? The last time you were here, hindi ganyan ang kulay ng buhok mo, saka hindi ganyan curly. Ah, Mr. Chair, ganito pa rin po yung kulay ng buhok ko since last time po. De, kasi baka tapos, okay, sige. Tapos po, yung kulot po is DIY, ginan mo lang. Kasi baka mamaya merong salon na kami dito sa HOR, sa aming detention facility. Eh, the chairman is asking me if pwede din siyang magpakulay ng mayor mo. Ang chief of police mo during that time is si Major Perfecto de Mayo. Opo. Okay. We have invited Perfecto de Mayo. Andiyan ba si Major Perfecto de Mayo? Again, de Mayo. I'm again warning you, ah. You have to be precise, ah. Major de Mayo, ah. Ikaw ang chief of police ni Alice. Yes, Your Honor. The next interpellate is Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Okay. Thank you. Salamat. Ang tagal. Mahaba to. Miss Alice Go. Naka-detain ka ngayon sa sa PNP. Kumusta naman yung mo doon? Yung detention facility. Malaki ba? Maliit or maliit po. Okay. Maliit lang. Aircon, something like that. Hindi po. Hindi naman. Pero kasi pag nakikita namin sa TV, parang ang dami-dami mong kasama, mga ilan ba yung mga nag-a-assist sa iyo sa security mo? More than 50? 100? Wala naman. Hindi naman po ganun karami. Pagka nasa loob po, dalawa lang po. Nagbabantay. Pero pag yung mga ganito mga travel na talagang sobra. Hindi ko po alam. More or less, hindi mo napapansin yung mga pag sumasakay ka sa coaster, di ba? Opo. Ilan ang mga kasama mo din? Sa loob po ng coaster, more than 10. Oh, more than 10, oo. Okay. Tapos may mga, mga... Hindi ko na po napapansin po. Okay, sa Senado, you were asking for an executive session, correct? Kasi I heard and they mentioned that a former chief PNP received a payola from Pogo. And it was manifested there. And I heard one of the senators, Senator Bato, asked kung siya yon. And they said na hindi siya. And you were asking for an executive session in the... No po. No agad, ah. Ang bilis mo sumagot. Opo. So, okay. So, you want us executive session in this committee? Baka meron kang i-reveal tungkol sa mga bagay, tungkol sa mga payola na binibigay, hindi lamang po sa mga PNP, but also on the public officials? Your Honor, wala po akong alam po dun sa mga payola po na sinasabi po nila. In fact, nagulat din po ako dun sa sinabi po ni General. Okay, thank you for that. I just want to run through sa mga pangyayari sa yung purchase mo ng property sa 7.9 hectares, alam naman natin yun, di ba, that it was established, And then, nung March 8, 2019, parang nag-apply ka ng reclassification ng property that you bought. You bought a almost 8 hectares, 7.9 to be precise, no? Your Honor, regarding Baofu land po, I invoke my right against self-incrimination. No, hindi pa naman siya Baofu. Nung binili mo siya, hindi pa naman siya Baofu eh, di ba? Pero actually, binili mo siya. Binili ko po siya, installment. Yeah. So, dumiretso po yung, dumiretso na po sa Baofu. Yes. Pero nung binili mo siya, 150 pesos per square meter. Am I correct? Your Honor, since may BIR, may AMLAC na po naka-file po sa akin. Oh, sige. Okay. Opo, okay. Sorry I po respect, talaga. I respect your answer. Your, thank you po. Sorry your answer. Po. Okay lang. Okay. So, then you asked for reclassification. And 1 week after the reclassification were granted. You may or may not answer that. Okay. Ikaw ang presidente before ng Baofu.
Before po, Your Honor. Before, di ba? And nung July to October 2020, you applied for a letter of no objection sa Sangguniang Bayan ng Bamban. Is this correct? Your Honor, hindi po ako nag-apply. Hindi ko nag-apply. Ako po yung nag-translate. Okay. So, in other words, parang yung naandong mga dokumento that was submitted to us ay hindi mo signature. Application. Anong company po, Your Honor? Yung Baofu. Baofu reclassification po ba? Yes, yes. Reclassification po, ako po nag-sign po. Okay. Alright. So, nung December 2, 2020, no, nag-raid doon yung NBI. So, hindi ka pa mayor dito. Pero, have you heard about the raid of the NBI and immigration? Nalaman po namin after po. And, nung malaman mo, since na inoperate sila, ni-raid sila, there were 332 foreign nationals that were arrested. Di ba? Is that correct? Your Honor, as what I remember po, opo, nakita po namin sa news po yan. At wala pang permit yung, wala pang OGL, yung Hong Sheng during that time? Di po ako sure po. Pero you own the property, yung Baofu land. So, being the owner of that property, alam mo kung yung binigyan mo ng lease contract para mag-operate ng POGO, have already secured that license from the PAGCOR. Your Honor, regarding Baofu po, I invoke my right. Oh, sige. Dahil po may final po sa akin human trafficking po sa DOJ. Alright, so sige, panay Baofu to. Iwasan na natin yung Baofu para hindi na tayo mahirapan. February 1, 2023, mayor ka na, di ba? Mayor ka na. So, nung mayor ka na, nagkaroon doon ng operation ang CIDG. And sa operation na yon that was conducted, wala pang permit. Wala pa rin permit sila, yung POGO. Because from Hong Sheng, nag-apply kayo sa Sun Yuan Technology. Your Honor, hindi po kami. Nag-ooperate? Hindi po kami. I have no idea about it po. Okay, pero property mo yun, yung sa inaokupahan ng Sun Yuan Technology. Am I correct? After po ako nag-divest po, hindi ko na po alam. Alright, sige. So, noong February 24, 2024, ikaw yung mayor nun, di ba? Opo, Your Honor. Natatandaan mo yung Minduk, yung isang Vietnamese na tumakas doon sa property mo at pumunta doon kay Mr. Santa Maria. Your Honor, hindi ko po alam yung insidente. Pero yes, kung hindi po ako nagkakamali, right after, nagbigay po ng statement po yung management po nila sa office to explain ano po nangyari. Sinong nagbigay ng explanation? From the management of Sun Yuan. And during that time that tumakas yung Vietnamese na yon, si Nguyen Minh Duc, according sa kanyang affidavit, siya ay hinire bilang isang chef, cooking position for Vietnamese nationals. Pero nung dumating siya sa airport, di ba, iba sumundo sa kanya, and after that, dinala siya sa Sun Yuan Technology. At nung dinala siya sa Sun Yuan Technology, he was told, he told them that uwi na siya, but he was forced to stay in your place sa Sun Yuan, sa Baofu land. And he was told that he has to repay all the processing fees, lahat. Kaya hindi siya nakaalis doon sa inyo sa Banban. Now, sino ang chief of police mo during that time? Your Honor, during doon sa na-mention yung pong date, hindi na po ako may-ari nung land. Yes, no, I'm not asking that, yeah. Alice. I'm asking, sino yung
chief of police mo during that time that you were the mayor of... Major Perfecto, kung hindi po ako nagkakamali. Mayor mo during that time, chief of police mo during that time is si Major Perfecto de Mayo. Opo. Okay. We have invited Perfecto de Mayo. Andiyan ba si Major Perfecto de Mayo? Sa yung chief of police ng Banban, Tarlac. Andito ba? Can we invite police major Perfecto de Mayo, the former chief of police of Bamban? Have you taken your oath? Paige, can you assist Major? Have you taken your oath? Yes, Your Honor. Okay. Okay. Major De Mayo, natatanda mo yung panahon na pumunta sa iyo yung Vietnamese na nakatakas dun sa Sun Yuan Corporation sa Barangay Anupol, Bamban, Tarlac? Yes, Your Honor. Who informed you na may tumakas na Vietnamese national doon? May-ari po nung lote kung saan po siya natagpuan. Ang nag-inform sa iyo yung Vietnam, si Mr. Santa Maria? Are you sure? Yes, yes, Your Honor. Are you sure, ha? Yes, Your Honor. Kasi meron silang affidavit that was signed, ha? Ha? Baka pag nakita ko doon sa affidavit nila na hindi sila tumawag sa iyo, I'm telling you, sino tumawag sa iyo at nagsabi na pumunta ka doon sa Samaritan? Si Santa Maria mismo. Si Santa Maria mismo ang nagsabi sa iyo. Tumawag po siya sa talk po namin, Your Honor. Tumawag sa iyo? Yes. Okay. Sa TOC po namin. Okay. So siya tumawag sa iyo at pumunta ka doon? Actually, yung investigator po natin. Sino yung investigator na pumunta doon? Si Eduardo Hipolito, Your Honor. Anong time and date mo na-receive yung pagtawag ni Mr. Santa Maria? You have to be precise, ha? Major De Mayo, ha? Ikaw ang chief of police ni Alice. Yes, Your Honor. Okay. Anong time and date? Sa record po namin, Your Honor, February 25 po. February 25, 2024. Okay. According sa affidavit ni Nguyen Minh Duc, ito yung nag-suffer kaya tumakas eh. And he was saying doon sa Samaritan na restaurant ba yon yung Samaritan place? Hindi po, Your Honor, parang farm po siya. Farm. Lugar po nung compound po ito ni Mr. Sandamon. Were you aware that this Vietnamese national wanted to kill himself? Meron tayong video na ilalabas natin dito that he wanted to kill himself kaysa sumama sa inyo para ibalik doon sa Sun Yuan. And did you offer an affidavit of desistance to this Vietnamese national? Yes or no? No, Your Honor. No? Yes, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Kasi kasama ba sa PAOK TF? Kasama ba sila sa kaso na pinailan ng PAOK about this issue regarding this Vietnamese national, si Nguyen Minh Duc? Si Mr. Duc or Danny is one of our witnesses complainants po doon sa original case na pinail natin laban doon sa unang walong foreign nationals po na nakasuhan natin. Okay, De Mayo, did you purchase or somebody order you to purchase a flight, a one-way ticket going to Vietnam? No, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Again, De Mayo, I'm again warning you, ah. Nawawala lang yung ticket dito, pero I got the ticket, the one-way ticket of Cebu Pacific, and we will try to find out from Cebu Pacific who purchased this
ticket for, ayan na, yung ticket na yan. Somebody bought this sa Cebu Pacific para ibigay doon kay Nguyen Minduk. And an affidavit of assistance was offered to him. As a matter of fact, yung kanyang affidavit, nakasulat dito, accusing the PNP for offering that affidavit of assistance and offering as well this Cebu Pacific ticket para makauwi na siya at hindi na siya bumalik doon sa Bamban. Now, you are denying all of this. Yes, Your Honor. You are denying that you bought this. I did not bought that, Your Honor. So, sino bumili nito? I don't know, Your Honor. Hindi ba si Mayor Alice Go ang bumili nito? Mayor, hindi ba ikaw bumili nito? Okay. So, maliwanag, ha? In the next hearing, Mr. Chairman, we'll be asking the Cebu Pacific through Mr. Frederick Go to give us a detail of the February 27 booking date 2024. Booking reference number OF7NNS. Flight from Manila to Ho Chi Minh. Okay? So, basically, we will be able to find out sino ang bumili ng ticket na to. Kung ikaw or somebody ordered you para bili ng ticket na to. Hindi. Gusto nilang pauwiin si yung Vietnamese para hindi na siya tumistigo against yung sa Pogo and at the same time doon sa mga official sa PNP. Okay, alright. So, Miss Alice Go, balik tayo doon sa issue ng kanina, a lot of congressmen were asking about if you identified a certain Ho Jing Yang na kapatid ni Michael Yang. Do you know Ho Jing Yang? Your Honor, yung picture po na pinakita po sa akin kanina. Yes, oo. Pakita natin. Hindi, si Ho Jing Yang, hindi mo siya kilala. Yung and, picture po, Your Honor, na pinakita po kanina na both dalawa po. Yes. Wala po akong kilala kahit isa po doon. Wala kang kilala doon? Wala po. Okay, Michael Yang, may kilala ka Michael Yang? Wala ka nang kilala. Sige, before that, ano, Mr. Chairman, allow me kasi you were telling the Senate that yung pag alis mo sa Pilipinas ay you testified ba sa Senate that you hindi ka nag-testify doon about yung travel mo palabas ng bansa. Mr. Chair, I just wanted to show something, ano? And this might help the inquiry of this Quad Committee in relation to the flight of Miss Alice Go and maybe some of her companion. So siguro ilabas lang muna natin yung ano. We were able to gather this information sa KAAP, no? And from Manila, noong, I think that was on August, from Manila to Singapore, meron pong tatlong Chinese na mga pilots. Si Captain Chin Kian Tan, si Guan Seng Lo, si Yung Sen Gao. At ang gamit po nila ay Pacific Flight Services Company. Umalis sila ng Manila papunta ng Singapore. At wala silang pasahero. Noon naman, sumunod na same another week, from Puerto Princesa, pumunta sila ng Singapore. Certain personalities, pilots here, wala rin silang pasahero. Yung second natin. Dito naman po, from Clark, point of origin nila, pumunta sila sa Kota Kinabalu. Meron din po silang tatlong Chinese na mga piloto. Si Captain Kuo Li Kuan, si Chang Por Chun, si Wang Sheng Kai, si Chen Yu. Mr. Chairman, wala rin silang pasahero. Ito noong June 30, 2024.
At ikatlo naman dito, Mr. Chairman, kung mapapansin mo, noong July 3, PhilJets Aero Charter Corporation, Puerto Princesa, papunta rin ng Singapore. Ang kanilang mga pilots are all mentioned here, wala rin silang pasahero. So we need to investigate this matter, and we will be inviting yung immigration, custom, and quarantine. Kasi alam nyo itong mga charter flight na ganito, miski yung mga cargo flights, chine-check po yung mga tao or yung mga cargos or yung mga daladala na doon sa private plane. And we wanted to ask the Bureau of Immigration. Andito po ang Bureau of Immigration? Yes, ayan dyan pala, ang BI. BI, can you kindly check this charter flights? Marami itong mga hawak ng mga charter flights na wala silang laman papunta sa Singapore. From Kota, from Singapore, o kaya going to Kota Kinabalu, Malaysia. So, can yes, we solicit some answer, please? We'll have it check, Your Honor. At the end of the committee hearing, Your Honor, I'll just get, if it's possible, to get copies of those. I will be giving you all these documents. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Yeah. Okay. Custom. Andiyan ba custom? So we'll be asking also custom kung nagbabalansi po yung declaration ng CAAP, declaration ng immigration, declaration ng Bureau of Customs, and declaration ng quarantine. Kasi iba-iba po yan eh. Bago sila umalis dito, dapat lahat yan may checklist sa kanilang tinatawag na general declaration. Otherwise, kapag hindi nag-match-match to, there must be something wrong with this, Mr. Chairman. And I believe, do sa period ng from June, last week of June, up to August, doon natin makikita kung talaga sila nagbiyahe ng cargo, private plane, or talaga nagbiyahe sila sa pamamagitan ng bangka papunta doon po sa Malaysia or Singapore. Well, Alice, during the time that you were testifying in the Senate, you did not confirm the testimony of Alice Go, no? Sheila. Oh, of Sheila Go, right? I confirm po yung kay Sheila po. Ah, nag-confirm ka na nagbangka kayo? Opo. So, how many days nyo nakuha yung biyahe? Your Honor, dahil po nung Monday po, final po ako ng immigration. Kaya ngayon po, I invoke my right against self-incrimination. Right. Sorry po talaga. Sina? Si Cassandra, kasama daw si Cassandra. Hindi, si Cassandra, nag-ano siya, nag-plane eh. Pero during that time, sa Senado, sinabi mo yun, di ba? Na nag-ano kayo, nagbiyahe kayo? Opo. What's the difference of telling us? Nung time po kasi wala pa pong kaso. Nung Monday po, finalant na po ako ng immigration. Anyway, Mr. Chairman, the documents or the testimony of our resource person can be used as well by this committee for that purpose. Okay, so ngayon naman, yung sa raid sa Cagayan, I'll be asking the region, Cagayan de Oro City, andyan ba yung PNP? Nung region, what region is that? The Cagayan de Oro City? Region 10. Region 10. Sige, I'll be asking the region 10, please. And the Chief of Police of Cagayan de Oro City, what is the name of the PNP? Good afternoon, Your Honor. Police Colonel Salvador Adam, Your Honor. Police Salvador, did you take Salvador your... Adam, Your Honor, Region 10. Did you take your oath? Yes, Your Honor. Okay, can you kindly tell us about what transpired during your operation on the raid of the alleged Pogo in Cagayan de Oro City? Your Honor, I would just like to inform you, Your Honor, that we have not conducted any raid against Pogo, Your Honor, under my term. But last... Hindi pa ako eh.
You mean hindi ka nag-conduct ng operation doon sa... It's all over the news. Cop raid alleged Pogo Hub in Cagayan de Oro. Police have raided an alleged Pogo Hub inside the subdivision in Barangay Cugman, Cagayan de Oro. During the operation, police found that the area appeared to be dormant. That's not a raid, Your Honor. That's an inspection, Your Honor. Oh, it's an inspection. Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, the Pogo operations in Cagayan de Oro City already ended last July 2023, Your Honor. Pero meron silang Pogo talaga doon? Yes, probably see, Your Honor. And you were able to see all the desktops kasi nandun sa report eh. Yes, na, Your Honor. Na meron pang mga computers, meron pang mga chairs, meron pang mga only tables. Only chairs and tables, Your Honor. Chairs and tables, Your Honor. More computers, Your Honor. But sa picture, meron computers, ayan, no? Ayan, no? Ayan, rin nyo, oh. Ayan! Mga computers yan, di ba? Di ba? Wala bang computers? Ano ba yan? I think that's a chairs, Your Honor. Because on the report, on the news report, ayan, no? Alleged used by a Pogo were still there, including computer desks. Walang computer. Walang computer desk lang. Yes, Your Honor. Okay. Sige. Do you know that the company is owned by the Philippine Sanjian Steel Corporation? The Your Honor, the name in the was reported to me, Your Honor, is Oro One. This Oro One Incorporated, Your Honor. Oro One? Yes, Your Honor. Is it a part of the PBDEC, the Philippine Industrial Authority? Your Honor, PBDEC is located in Taguluan area, Your Honor, while this place, Aluana Compound, is located in Cugman, Cagayan de Oro City. Yes, but this is owned by the same person. Am I correct? I have no idea, Your Honor. You don't have any idea? Yes, Your Honor. But I have an idea. I have an answer to my question. This is owned by the same person. And you know who owned the same place? Ng Philippine Sanjia Steel Corporation and that one that you have inspected? Again, Your Honor. Kilala mo ba, kasi tinatanong ko, kung kilala mo, sabi mo hindi mo kilala yung owner noong in-inspect ninyo at yung Philippine Sanjia Steel Corporation. Yes, Your Honor. Ang may-ari nun ay si Mr. Tony Yang. Si Mr. Tony Yang ay si Jin Xiang Yang na kapatid ni Michael Yang at kapatid ni Ho Jing Yang. You don't know that? I have no idea with the... I only know Mr. Yang, Your Honor. I want to show you a picture. Baka maalala mo kasi taga-Cagayan ka. Ano... Major, Colonel, pakinggan mo ako. You are from Cagayan de Oro City. Yes, Your Honor. And you are Chief of Police of Cagayan de Oro City. Yes, Your Honor. Kung taga ron ka, kilala mo yung mga negosyante doon. Am I right? Not all, Sir, Your Honor. Hindi mo kilala to bilang head siya ng Chamber of Commerce sa China, sa Cagayan de Oro. And I will show you a picture. Can you kindly show it? Yan, kilala mo siya. Tony Yang, kapatid ni Michael Yang at kapatid ni Ho Jing Yang na nagkaroon ng transaksyon kay Alice Go through a financial transaction of almost 3.3 billion. And this is the eldest brother of Michael Yang and Ho Jing Yang. Do you know him? Yes or no? Yes, Your Honor. Kilala mo? In the middle, Your Honor. Yes, so kilala mo. Popular yan. Hindi pwedeng hindi popular yan. Ha? Anyway, I will show you another picture. No, not that one. Balik. Okay. Yan. Alice, wala kang kilala sa tatlong yan na magkakapatid? Si wala Ho Jing Yang, si Jin Shan, si Jian Sing Yang, at si Hong Ming Yang? Wala po. Wala kang kilala talaga wala dyan? Po, wala po. Sa mga wala yan? Po. Yung si Hong Jing Yang na paki-forward mo yung transaction nila. Yung si Hong Jing Yang na naka-transact mo
through bank transactions? Never ko po siya nakatransact po, Your Honor. Paano yung nagsasend ka ng, nagsasend sila ng pera sa iyo na hindi mo nakikilala sila? Wala naman po sila sinisend po sa akin na pera po, Your Honor. Yes, of course. You will... Now, sige, balik tayo dun sa propose nilang yung Philippine Sanjia Steel Corporation. According sa kanilang... balik mo sa dati, kanina. Yan. According sa kanilang proposal doon sa PBDEG, okay? Sinasabi nila that itong kumpanyan to is a Philippine-owned corporation. It is a 47 hectares na ang kanilang development ay may kasamang wharf o yung tinatawag na... ano yung tinatawag doon sana? Meron silang port. And may seaport sila, steel corporation sila, manufacturing company sila ng steel, meron silang port. Yan Singh is a Chinese national. How can he own a property and bought lands doon po sa Cagayan de Oro City, 1,000 or 100 of hectares for being a Chinese national? Again, dito po natin makikita, Mr. Chairman, that indeed, pretending to be Filipino and trying to get a passport through PSA, ginamit na naman po yung ating mga ahensya para po makabili sila ng mga property and to transact and use this Philippine Steel Corporation or Philippine Sanjia Steel Corporation as a front. Because Mr. Chairman, nung 2000, binuli nila yung Yangtze Group Trade Company Incorporated. And at the same time, yung Golden Sun Cargo Examination Service Corporation. And at the same time, Mr. Chairman, ito pong Yangtze na rice mill nila, later on, probably, will be asking as well the PAOK to give us more detail, no? About the transaction that they have undergo doon sa mga critical na mga personalities that are involved with drugs. Yung mga personalities that we mentioned in the Committee on Dangerous Drugs are involved in this bank financial transaction. Mr. Chairman, I want also to show yung ating pong Philippine Sanjia Steel Corporation. Pakishow yung mapa. Pakita lang yung ito. Pakita. Before that, let me acknowledge the presence of our Deputy Speaker, Raymond Mendoza. Mr. Chairman, that is the Philippine Steel Corporation. They are a 47 hectare with a lease agreement with PBDEC, which the PBDEC, the Philippine Industrial Authority natin, owned by the government, 22 hectares doon. Pinaupahan natin sa kanila. Pinaupahan natin sa kanila ng 30 pesos per square meter. Meron silang port. And accordingly, nagtataka tayo, lalo na yung PAOK, nagtataka rin sila, bakit may mga Chinese nationals dyan? And at the same time, Mr. Chairman, no? Maraming nagdadock dyan ng mga ship. And most likely, no? The news about the transshipment of drugs, no? Most likely, dyan din po dumadaan. Mr. Chairman, I would like to invite also Ms. Gemeline S. Cruz. Siya po ang bagong presidente ng Sunyuan Technology. And Roderick Pujante, siya po ang VP and Treasurer. And si Jason Maswerte, no? Maswerte sila, hindi sila naimbitahan. Pero ngayon, we have to invite them because they are the new Sunyuan Technology Incorporated na Presidente, Vice President, Treasurer. And they are the one who paid $500,000 sa PAGCOR. And we have to invite also Joan Estomo and also si... A certain, I cannot read the name, you know? Siya yung, Mr. Chairman.
representative na nagbayad ng $250,000. So we need to find out who gave them the money para at least malaman po natin sa kanila kung saan nanggaling yung pera na pinambayad nila. Ha? Si Quijano, na-invite mo na. And also, let's invite also Quijano. Oh yeah, Quijano is the... yes, the PBDEC, ano, we... yes, a while ago, I tried to invite PBDEC, the one who signed the MOA, or the Memorandum of Understanding between Tony Yang and the PBDEC was Attorney Quijano. And one of the administrator also is Pompey Labina. And the new administrator of that PBDEC must be also invited on the next hearing, Mr. Chairman. So, lastly, Mr. Chairman, last na po, Cassandra, natatandaan mo nung last hearing, binanggit mo sa akin na meron ka atang tatlong accounts sa ano, sa bangko, di ba? Pero, and I ask you kung totoo yun na three accounts. Sabi ko, 10, di ba? Then sabi mo, hindi, baka mga 3 lang. Ano ba totoo? Ilan ang account mo sa bangko? Mr. Chair, I'm not sure po. Hanggang ngayon, di ka pa rin sure. Wala naman po akong contact with... Kasi ako, meron akong hawak dito eh. Catherine, Cassandra, meron kang 11 account, including a policy. You have a pro-life insurance? Yes, di ba? So, you have a 10 account from a policy from pro-life. Di ba? So, sa 11 accounts mo, kasi, so ngayon, naniniwala ka na sa akin na meron kang 10 accounts. Kasi the last time that I asked you, di ba, meron kang 10, 9, 8, sabi ko, di ba? Kasi I know that you have 10 accounts eh. I'm not sure po. Hanggang ngayon, you're telling us na you're not yet sure. Yes po, Mr. Chair, kasi wala po kung ano eh, yung mga record ko po. Again, hindi ko po ma-check yung mga record ko. Sa hanggang yun, di mo ma-check yung mga records opo mo. Now, you are the whirlwind beneficial owner with the 58%. You know the transaction or financial transaction that happened with that company. Yung, kasi marami yung transaction eh, di ba? Issue ng cheque, pasok ng pera. Kasi you have like 23 transactions doon that involves almost 211 million. And with your accounts, na 11 accounts, you have almost 198 million. So, do you have an idea that almost kalahating billion yung transaction that you have transacted with your own 11 banks and your Whirlwind Corporation? Can I consult my lawyer? Say, po? Yeah, go ahead. Thank you. Pakilabas nga, yes, kasi. Mr. Chair, I invoke, you invoke your right. Opo, kasi yeah, may money laundering na po. Oh, sige, okay. Kasi the last time, wala ka pang kaso eh. Kaya nga siya sabi namin sa'yo, cooperate with us eh. Pero now na may kaso ka na, yan talaga yung mangyayari. Now, I will show you something, kasi. Kasi, ito yung, now na may kaso ka na, and these are the cases that were filed sa iyo, it seems that you have transacted 198 million doon sa 11 accounts mo, and sa Whirlwind naman is almost 211 million. Yan ang umikot sa pera mo. Yan ang transaction mo. And I want to show yung kay Duaren Wu. Si Duaren Wu, meron siyang 7 bank accounts at meron siyang umikot na 183 million. So in other words, Mr. Chairman, kasi mas malaki pa yung umikot na pera sa iyo compared to Duaren Wu. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ang boss? Ikaw ba o siya? Sino ba talaga ang boss sa inyo? Wala naman po boss sa amin. Oh, walang boss? Opo. So hindi siya partnership naman po kami.
Wala pong boss sa amin, Mr. Chair. Partnership kayo? Opo. Pero, syempre, mas matanda siya. Pero, you are the 58% owner of the Whirlwind, di ba? 58% ka eh. And kung pagbabasihan natin yung assessment doon, 2.5 billion, that's almost 1 billion plus. So, ang laking pera noon kasi, eh, di ba? But of course, I don't want to dwell with it anymore. But in here, clearly, you know, 20% lang si Duaren Wu, ikaw 58%. So, there must be somebody who is the boss. Kasi kung 58% ka, 20% lang si Duaren sa Whirlwind Corporation, so you must be the ano, the owner, majority owner, Cassandra. Yes. Kasi kung pagbabasihan mo, Mr. Chairman, tong issue ng Bamban saka ng Porac, they are almost the same. Sa Porac, meron silang Whirlwind. Sa Bamban naman, meron silang Baofu. Meron silang Sun Yuen na Pogo, meron naman sa Lucky South. At dito naman sa Cagayan, meron naman silang Philippine na Sanjia Steel Corporation na kung saan yun po yung nagiging kanilang legitimate no, na business para itago yung money laundering, including yung mga drugs na possible doon dumadaan sa port ng Cagayan de Oro City. And we need to really establish, no? And I have also the copy of the from PAOK, ano? Mamaya sabihin siguro ng PAOK, yung kanilang tinatawag na development, what you call that? The business, the design of the business plan, of business plan that was submitted, no? Sa municipality or sa city of Cagayan de Oro, telling us that the design of those manufacturing company were the same as that of the Porac and the Bamban. Kaya medyo malalim po itong isyong ito that we need to dwell deeply, Mr. Chairman. But for the meantime, yun muna siguro isang tanong na lang kay Cassandra. Cassandra, I'll be asking this on behalf of my former director in the movie industry, si Direk Eric Mati. He was asking me kasi, Kasi, saan ka nagpasalon? Ba't ka pa kulay ng buhok? Kasi the last time you were here, hindi ganyan ang kulay ng buhok mo, saka hindi ganyan curly. Ah, Mr. Chair, ganito pa rin po yung kulay ng buhok ko since last time po. De, kasi baka tapos, okay, sige. Tapos po, yung kulot po is DIY, trintas. Ginan mo lang. Kasi baka mamaya merong salon na kami dito sa HOR, sa aming detention facility. Eh, the chairman is asking me if pwede din siyang magpakulay ng buhok doon sa facility natin. I just wanted to make it light, no, yung ating pong discussion. But if indeed there is a existing salon in the detention center, then I will be filing a resolution, ha? Ano ba, condemning or sasagot siya ata. Sige, kasi, sige. Yung hair color ko, ito pa rin po naman since then. Yan ba yung dati? Except na lang siguro kung, di ba, nagsha-shower naman po. So. Hindi, parang naiba kasi ang kulay. Kasi everybody was trying to tell me na parang nabago yung hair mo. But ano na yun, beside parang, the point. Parang alam na alam mo ang buhok ng kulay ng buhok ng si Direk. Thank you so much, Mr. Chairman. Maraming po salamat. Thank you.